Welcome to Canada! I'm Crisandia Lopez Florencio, a successful applicant of CNEC agency under Attorney Leon and Ma'am Emily Chan. First, I would like to thank God because He answered my prayer. Iniyak ko po talaga siya mula po sa start ng application ko po until the end po. Sabi nga po sa Bible verse, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pag mag-pray po kayo with faith and trust into the Lord, He will answer your prayer. And this is it, my Canada visa. Thank you, Lord. This is it. Second, I would like to thank Attorney Leon because he is just one message away. If you have any question regarding your applications or if you have any documents needed to comply, he will tell you what to do. Thank you, Attorney Leon. From the start until the end, I got my approved Canada visa. Thank you, Attorney Leon. God bless. And thank you, Ma'am Emily Chan, because Ma'am Emily Chan is not only an agency but an agency with an emotion. Kasi po, pagpupunta po kayo sa agency, sasabihin niya po kung ano, qualify po kayo. If hindi po, kasi po ayaw niya po kasi masayang yung pera at time niyo po. Ganun po si Ma'am. At saka sa amin po na applicant, pag may email po kami from IRCC, i-open niya po kaagad yun kung ano mga documents na kailangan namin i-comply. Then, siya po yung klase po ng agency na pag magbubukas po siya ng GCK, lalo na pagparating na yung passport request mo or decision, with prayers po talaga. Thank you, Ma'am Emily. Nandyan po kayo sa ano ko po, mula sa start hanggang sa end po. Nagsasend pa po yan si Ma'am Emily sa akin ng yung mga Bible quotes to make me strong. Nag-start po ako ng application ko po sa CNEC agency. May 1, nagpasa po ako ng resume. May 4 po, I got an email from Attorney Leon that I'm qualified. July 3 po, my first employer interview po ako. Okay na po yung madam, nag-usap na po kami. Kaso yung husband niya po, hindi po kami magkaanuhan that ng time kasi po kaakyat ko lang din po sa bago kong amo dyan sa Hong Kong. And sabi nga po, pag hindi pa para sa'yo, wait ka talaga ng ibibigay ni Lord na para sa'yo. And September 12, I got my second employer interview, a Jewish holiday po that time, so hindi pa nag-decide yung amo. Then nag-final interview ako by October 5. Then I got hired. Attorney Leon messaged me. I got hired October 8. And thanks God, mayroon na pa akong first step. October 27, I received my contract. And April 7, I got my LAMIA. And April 15, I got my CEQ. Pag may LAMIA na po kayo, pwede na po kayong mag-medical. Ang sa akin po, naghintay po kasi ako ng dumating yung CEQ ko at nakapag-booking po ako ng medical April 22. Then, after that, for biometric na, kaso meron pa ko kasi akong documents na need from Pinas, kaya nga po, pag nag-apply po kayo, kailangan kompleto na yung requirements niyo para hindi po kayo maabala. Kumbaga, dara-daracho po talaga yung application niyo. So, June 8 na po ako nakapag-biometric. After that, I got my email from IRCC po na kailangan po yung reference letter ko ng current employer at saka police clearance Hong Kong. So, kinumply ko na po siya. Then, August 5, dumating po yung email ko na biometric validity letter. Usually po talaga sa ibang applicant, lagi po siyang sabay o di kaya days lang po yung interval decision at saka biometric validity letter. Pero ang nangyari po sa akin, sobrang 1 month po ako na-stress kasi wala pa po yung decision ko. At nandyan po si Ma'am Emily, lagi pong nagbubukas ng GCK ko po. Pinag-pre-pray niya po, kasi nga sabi po nga ni Ma'am Emily, habang walang binabalik ang immigration na documents, ibig sabihin may hinihintay tayo. Pinagdasal ko po talaga siya, tapos kumbaga, as in talagang iniyak ko po talaga siya. And thanks God, September 9, I got my passport request. And this is it. Thanks God. Ang saya-saya ko po talaga. At saka sabi talaga ni Ma'am Emily, para sa'yo talaga yan. Sabi nga. Thank you talaga, Ma'am. And ano po, nag-flight po ako dito sa Canada, October 18. And welcome, Canada. And thank you po
Talaga, kasi ang amo ko po dito sa Canada is ang bait po nila.